Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa project namin sa phase 3. Ayan. Picturean natin. Ito po yung back and front extension lang na yung ating pinakabubong roofing and gate lang po yung ating may pintura. Tapos, yung ating mga poste dito sa may front lang po ang merong tiles. Ayan. So, bali po sa tiles natin dito is 30 by 60 na 24 pieces. Ayan. So, bali na ilagay na rin po nila yung ating gutter. Stainless gutter po yan. Ayan. Meron po tayong nakaabang dyan na tubo. Tapos, meron din po tayong nakaabang na rin dito na drainage. Ayan. So, yung bagsak po ng tubig, diretso na po yan dito sa ating drainage. Tapos, nakapag flooring na po pala sila dito sa ating front extension. Pwede bang tapakan? Pwede na? Ayan. Ayan. So, bali, hindi po kasali yung pagta-tiles, tsaka po pagpipintura. Ayan. Unti-untiin daw ng may-ari yung paggawa. Inuna lang niya po muna yung kanyang back and front extension para for safety na. Diba? Kasi meron na rin po silang mga konting gamit sa taas. Tapos nakapaglatag na rin po pala sila ng PVC. Ayan. So meron tayo ditong ginawang pinaka-drainage para in case na meron problema, dito na lang po tayo magsusundot-sundot. Or titingnan natin kung may bara or wala. So, nakatap na po yan dito sa may unahan natin. Ayan. So, bali yung ating bintana dito sa loob tsaka pinto, ililipat po natin siya dito sa may harapan. Ayan. Tapos yung mga tubular po is nalagyan na siya ng primer nung Saturday. Tapos ngayon, kagahapon po yata ito napinturahan ng chocolate brown. Ayan. May waterproof na sa taas, pero flexiban pa lang. Ah, flexiban pa lang. Okay, ano natin yan. So, dito rin po sa may kabilang side, nalagyan na rin po siya ng flooring. So, ang kagandahan po nito, pag pinatuloy po nito ng may-ari, tapos kami rin po yung gagawa, alam na po namin ang gagawin, di ba? So, hindi na po mahihirapan. Kasi nga po familiar. So maganda rin po na, halimbawa, ayan, pakonti-konti nga po yung gawa. Maganda rin po na kukunin nyo, issue dati pa rin. So tatanggalin po natin itong ating pinto dito, tsaka ating pintana, ililipat po natin sa kabila. So, dito naman po tayo sa taas. According kay Kuya Joan, nalagyan na daw po ng flexiband. Ayan. O, yan. Malinis na rin pala dito sa taas. So, malinis na rin po pala dito sa taas. Ayan. So, ito na po yung status ng ating slab. Ayan. Pati po sa may CR, dinamay na rin po lagyan ng flexiband. Then, ang ipang tatapot po natin dyan is yung ating Sista waterproofing. Ayan. So, kahit po hindi pa siya lilipatan ng may-ari, at least ang kagandahan po neto is secured na yung kanyang perimeter area. Ayan. Secured na yung kanyang back and front extension kasi po nabakuran na. Ayan. So, nakaabang na rin po yung mga PVC natin dyan, mga tubo. Pasingawan po sa exhaust. Ayan. So, yung roofing na lang po ang kulang, tsaka asintada po dito. Ayan. Sa may CHB po, mag-aasintada po tayo dyan.
So, since halos nabubuo na po yung ating back and front extension, pwede ko na pong i-mention kung magkano po yung inabot ng materials ni client. Ayan. Para magkaroon din po ng idea yung iba. Kasi yung iba po, gusto nilang unahin yung back and front extension para mabakura na po yung buong unit nila. Then, yung iba naman po is gusto yung loob kasi nga po titirahan na nila. So, ganun, pwede naman po yun. So, may paambun-ambun lang po kaya nakapandong ako. Ligpit na kayo. Galasin ko na rin. Ayan. So, eto kay ma'am, madali na lang. Ang gagastusin niya na lang dito is mga tiles tsaka pintura. Ayan. So, yung gagawin na lang po natin sa loob is more on plastering na lang. Tsaka yung paglipat po ng ating pinto tsaka bintana. Tapos pag-setup po ng kanilang lababo, ayun na lang naman. So, meron na rin tayong nakaabang na gripo malapit dito sa ating gate. Ayan. Malapit sa ating drainage. Ayan. Ligpit-ligpit na kasi magpa-5 o'clock na rin. Ayan. So, buddy, napansin ko po pala meron pa tayo ditong graba tsaka buhangin. Ayan, gagamitin po pala doon sa loob, pang flooring. Ayan, kala ko sumobra. Tapos, ito po yung mga bakal din na gagamitin namin. Sakto na yan, no? Sakto na yan. Ayan. Yung mga, ano, yung mga kahoy na yan, pasok nyo lang yan dyan sa may loob. Oo. Kahit bukas na lang. Kasi baka ipasalo ko rin yan dito sa project ko sa phase 3. Kasi para hindi na rin mahirap mag-ano? Hindi. Para hindi na rin mahirap mag-putol-putol. Oo. Ayan. So, ayan mga kahoy na yan. Ipapasok natin sa loob para pwede nating ipasalo doon sa next project namin. Sayang din po kasi yan. Ang kagandahan po kasi dyan, hindi na kami maglalagare, magpuputol-putol. Meron na kaming pang-forma. Ayan. So, magagamit pa natin to pang-flooring sa extension tsaka pang-plastering. Hello po, magandang hapon. Update po tayo today. Bali kagahapon, meron po kaming vlog dito. Bali, idudugtong na lang po natin to. So, bali si Ray po is nag-welding na para sa gate. Ayan. So, dito po muna tayo sa back extension. Ayan. Tabi po. Natanggal na po nila yung picture na muna natin. Natanggal na po nila yung mga tukod, yung sa pin ng islap. Ayan na po siya. So, andito po nakalagay yung mga kahoy natin. Tabi-tabi po. Ayan. So, sabi ko kina Ray, itabi yung mga kahoy kasi pwede ko siyang ipasalo sa next client ko para magabit pa rin. Ayan. So, bali ang gagawin na lang po namin dito is plastering na lang. Plastering, tapos tibag, tapos maglalatag po para sa kitchen. Ayan, pipicturean ko po para isend ko kay client kung saan niya po ipipwesto yung kanyang kitchen. Ganito po yung bar type. Ayan, bar type, walang kisame, walang pintura, walang tiles. So, ito pong lababo ni Lumina, tatanggalin po natin to dito kasi po ililipat po natin. So, bali, ito pong dito, hindi pa po natin nalalagyan ng flooring. Ayan. So, bali, si Bayaw, tinatanggal niya na po yung mga pako-pako.
Ayan. So, bali, naglatag na po sila dito ng tres na tubo. Ayan, yung color orange. Para po yan sa lababo. Ayan. Andito po yung ating mga kahoy. So, yung apat na mini dam na buhangin is para po yun sa back and front extension. So, meron po tayong buhangin dyan. Not sure lang kung kukulangin pa po kami ng mga isang elf o kalahati lang. Ayan. Tabi po ulit. So, I think tasa 150 plus na rin po yung kinain ng materialis nito. Ayan po siya, oh. So, meron pa po tayong semento dito. 2, 4, 5. 5 and a half. Parang 6 pa. So, kukulangin pa po yan. So, bali po dito sa labas, wala rin po tayong tiles. Vertex lang po siya. Ito po pala yung malaking grills para dito po sa ating may harapan. Ayan, dito po ilalagay. So, meron na siyang design, tas pahaba na lang. Ayan. Yung mga poste po, mas sinasuggest ko na ipasalo sa next client para hindi na rin po kami mahirapang maglagare, magputol, gumawa ulit ng mga pamoste. Diba? Tsaka, pag nagamit po kasi dito is wala na rin po paggagamitan si client. So, mas maganda po, ipasalo na lang niya. At the same time, wala na po siyang iintindihin na itatapon, di ba? I-dispose. Di ba? Pwede natin ipasalo, pwede rin naman lang ibigay, di ba? Pero, kasi pwede pa yan eh. Halos ano pa yan eh, pwede mapakinabangan. Kaya mas maganda na lang na ipasalo. At least yung next client ko, hindi ganun kalaki yung gagastosin niya. Ayan, ito na yung ilalagay natin dito. Ayan. So, bali na fabricate na ni Ray yung isa nating sa gate. Ayan. So, meron lang po tayong pa-ulan-ulan na konti. Ayan. So, buti na lang nalagyan na po namin ng roofing. Meron na rin po pala tayong asintada doon, no? Ayan. So, ililipat na lang natin yung ating pinto. So, tatanungin ko pala si ma'am kung magtitibag na rin ba kami dito. Ayan. Ayan.